Noon na lang, mahirap mag-cloud seed kung walang cloud na isisid mo para umulan. Obviously, mas maganda na umulan para mawas down yung mga abo sa mga halaman o sa mga bahay. Pero kung gaano kalaking ulan ang mag-produce niyan at saan tataba yung ulan, obviously, dapat meron kang ideal condition na ika-cloud seed mo. So, hindi ka naman pwede mag-cloud seed lang nang wala kang ready to precipitate or ready na bumigay ng cloud. So, you recommend it, sir, yung cloud seed. Hindi ba, sir, parang banta naman sa lahat? Well, this has to be studied, no? Kung titignan mabuti. Obviously, kung masyado maraming tubig, may banta ng flood or like lahars na dahil kiraanin yung mga abo. Ng eruption, yung pag-angat ng mainit na atmosphere at yung abo mismo ay nag-trigger din ng rainfall. Kaya nga nung unang araw, masa ang mga abo kasi umuulan. Unang-una, nagkakaroon din ng parang seed. Ang ask kasi ay seed ng pag-ulan pag umabot doon sa cloud na meron pwedeng bumagsak na. Actually, na-cloud seed ng eruption ng linggo yung atmosphere. Pero mismo yung warm air and interaction doon sa atmosphere can also trigger precipitation. Actually, kung titingnan nyo yung pag-asa, may forecast sila na gano'n. Just to clarify, cloud seeding is okay, basta certain enough amount of rain. Well, that has to be studied. I mean, in general, cloud seed is a good idea, but how to operationalize it? I mean, you really have to study. Yeah.